Hi mga kabeshi! Magandang umaga po dito sa amin, kaya mag-almusal po tayo. Kung gabi naman po sa inyo dyan, ay magandang gabi, kain po tayo ng hapunan. Kung dyan kayo sa inyo, sabayan niyo ako kumain. Ang ating kakainin ay gulay. Kung mahilig kayo sa gulay, magkain po tayo ng gulay. Kung hindi kayo medyo mahilig sa gulay, ay abay, kumain na po kayo ng gulay dahil po masarap po ang gulay at napaka-healthy po sa ating katawan. So, ayun mga kabesh, ako nga pala si Jocelyn M. Crosset. Ngayon po ay July 23, 2024. Ang inyong host na si Jocelyn M. Crosset, kumakain ng gulay. Ayan. So, ito pong gulay ko ay sinabawan, simple. Pinakuluan ko lang yung tubig at linagyan ko ng ingredients na mga spices na ginger, garlic, onion. Tapos, meron akong linagay na gulay na long beans at ito ang pinakamasarap, ha? Ang palaya at kangkong. At yun mga kabis, yung sinahog ko ay yung ulo ng sardines. Eh, nadurog po. Ayan. Durog na durog po siya. Kaya, okay lang po yan. Ha? Basta may isda. Tapos, meron po akong medyo tinatawag na salad ko din. Hindi ko na siya ginayat-gayat mga kabish eh. At meron akong tatlong kulay na bell pepper. May isa akong carrots. May dalawang piraso akong scallion onion. Tapos bok choy. Siyempre mga kabish eh, meron po akong maraming kanin. So, yan ang ating almusal mga kabishi. Sabay na tayong kumain. Kung kayo'y kumakain. At, yan. Kain na tayo. Magkikinamay po ako kasi masarap magkinamay. So, ang ating pagkain ngayon mga kabeshi ay ano talaga siya? Gulay-gulay. Yan po yung ginger mga kabeshi, oh. Nakain ko po yan. So, alam nyo mga kabeshi, ay sa ngayon, naghahanap pa ako ng trabaho sa ngayon mga kabeshi, sa ano, kasi wala nga akong trabaho ngayon, kaya tambay sa bahay. Kaya naisipan ko mag-vlog-vlog na lang mga kabisi ng kain-kain. Kasi hindi na po ako nakakalakwat sa ngayon na mag-walking video na mag-ano punta sa mga lugar-lugar. Dahil wala po akong sariling sasakyan. Matagal na ako dito mga kabisi. 2013 pa ako dito. Marami naman akong naranasang mga trabaho noon. Nagkaka
pera din, pero ang lahat ng yun, mga kabeshi, ay napupunta lang doon sa aking mga tinutulong. So, meron kasi akong inalagaan na anak ng aking kapatid na medyo alagain po talaga siya kasi hindi po siya nakakalakad at nakakapagsalita. So, mula noong nandito ako, kahit hindi pa ako nandito nung nasa Pinas pa ako, ay talagang nag-start na akong tumulong doon sa bata na yon. Kasi yung mama niya ay namatay, tapos isang buwan pa lang po siya noon. At nagkasakit din yung bata na yon. Kaya ako po yung nag-isikaso noon nung nasa hospital po siya, yung bata na yon, hanggang ilang buwan din siya nagdoon, tapos ICU, naka-ICU siya ng 3 weeks yata yun. At yung bills namin po, kasi na-open bills po yung account ng bata sa hospital, ay umigit po ng mahigit po kwan, doolan po siya o 600,000+ pesos. So, dako-dako Jusia, mga kabisi, no? Ipagpalagay na lang dyan na to, anak, nga 500,000 Jusia, no? So, nung time na yun, wala pa akong trabaho kasi nag-aantay ako ng aking asawa kasi kasi married na ako nung time na yun. Ang asawa ko nandito. Tapos, yun, nasikaso pa yung papel ko. So, wala akong trabaho. Pero, meron mga kong konting pera at natulong ko sa kanya habang nasa hospital siya, hangga't di pa na-open yung account ng pagkaano niya sa hospital. Na-open kasi yung account nung time na yun, mga kabisi, nung napasok ng ICU yung bata, kasi nanghingi ako ng tulong doon sa management ng hospital. So, kunto ko lang to sa inyo, no? Trabaho ko ng trabaho dito nung napakarating ko 2013. Kaya yung bata na yun, mga kabisi, naalagaan ko siya ng isang taon. Kasi 2012 yun nangyari. Yung birthday niya, nandiyon ako. First birthday niya. So, habang nagtatrabaho ako dito, mga kabisi, nagbabayad ako sa utang na yun. At, yun nga, wala ako masyadong naipon. Kasi, yung papa din niya, kapatid ko, pinapaaral ko siya kasi para makatulong siya pag makatapos. Natapos naman po siya, at ngayon nga, nag-start na rin siya tumulong pangbili ng gamot kasi malaki na yung bata. Mag 13 years old na siya sa January. So, nung time niyo yun, mga kabisi, ay hindi naman ako masyadong hirap ng pera kasi meron akong full-time job, tapos may dalawang part-time ako nung time na yun. So, tamang-tama lang talaga. Okay, panggastos. Tapos, pangtulong. Ganun. Kaya hindi ako nakabili ng sasakyan na sarili ko. Kasi hindi ko yung iniisip. Ngayon, mga nung lumipat kami dito sa Montpelier, bumili yung asawa ko na si Kanha na sasakyan. So, dalawa na yung sasakyan namin. Pero sa kanya yun, yung binili niya na si Kanha kasi ginamit niya para sa trabaho nga. Kasi malayo na ako doon sa tinatrabahoan ko. Kailangan ko mag-drive. Tapos kailangan din niya mag-drive papuntang trabaho niya.
Tapos nung nag-quit ako mga kabeshe, doon sa trabaho ko doon na housekeeping, October yun, 2019. Kasi sobrang layo na nga mga kabeshe, tapos sobrang tired na ako ba mag-drive kasi ang layo, 45 minutes mahigit po, tapos balikan po yun. Eh, sobrang pagod na ako. Minsan gabi na ako nakakawi. Tapos wala na rin akong part-time nun. Tinigil ko na rin. Kasi tapos na rin kami noon nagbayad sa utang na yun sa hospital. Tsaka yung kapatid ko rin ay nag-graduate na siya. So, ng college. Kaya inano ko na lang na isang trabaho na lang kasi wala na masyadong bayaran. Yung papa ko na lang laging pinapadalhan. Tsaka yung, yun nga yung pamangkin ko. Kasi hindi talaga ako pumapalta sa pag ano nun eh. Pagbibigay ng sustento sa bata. Doon siya nakatira sa amin. Tapos ay, kwento natin mga kabisi habang kumakain. Sandali lang. Kukuha akong kanin. Nakarili ang kanin. Tapos, yun nga mga kabisi, sa mga hindi pa nakaalam, ganun ang istorya. Tapos, kaya hindi ako bumili ng sasakyan noong bininta ng asawa ko yung kanyang binili na second hand car. Bininda niya kasi malapit na ako dito nagtrabaho. Dito lang sa town. So, hindi ko na kailangan ng sasakyan. Tapos, yun nga. Yun nga mga kabesye. Noong time niya yun, hindi ko niisip yun yung sasakyan. Kaya, ngayon na wala na ako ng trabaho dyan sa tinatrabahoan ko, ay kasi nag-close nga yung tinatrabahoan ko. Nahihirapan tuloy ako ngayon na ano, kasi biglaan kasi yun. Hindi ako nakapag-prepare. So, yun ang pinakamali kong ginawa. Na hindi ako nag-prepare ng sarili ko. Ang kanin na kain mga kabes. Tapos, ayun. Ngayong nawalan ako ng trabaho, hanap ako ng hanap ng trabaho, hindi ako makaano pag malayong malayo kasi wala akong sasakyan pa uwi. Meron akong ina-applyan, malapit-lapit lang dito. Nag-training ako ng isang week nung time na yon. Eh, marami kami noong tinirening eh. Tapos pinili lang yata. Kaya sinabi na isa lang ang kukuhanin doon sa kabilang kumpanya. So, nag-text nga kahapon sa akin yung nag-training sa amin. At akala daw niya ay na-hire daw ako. Kasi siya man ang nag-training sa amin. Tapos, yun nga. Kasi tinanong ko na may bayad ba yung training namin. Tapos sabi niya hindi daw, wala daw bayad sa hindi ma-hire. Ganun. May bayad sa may hire. Tapos, yun nga, sinabi niya na kala niya na-hire ako. Tapos, sabi niya, magbigay daw siya ng reference kapag mag-interview ako sa ibang store. For sure, sabi niya. Sabi niya sa text. Pero titingnan ko kasi meron pa akong ibang mga ina-applyan din.
na hindi katulad doon sa tinitriningan ko. So, hindi ko alam. Nagwi-waiting pa ako ngayon, mga kabesh. So, hindi ko naman masyadong iniisip, mga kabesh, na wala akong trabaho. Dati, yung bago lang, kanya'y ako iyak. Kasi, iniisip ko yung renta dito. So, nag-abang Ramang Gulbe. Tapos, yun nga. Tapos, yung pamangkin ko ngayon, mga kabishi, nag-isip ako kung paano ako makapadala kasi magdalawang buwan na ngayon na hindi ako talaga nakakapadala ng normal na padala na katulad noon nung may trabaho ako. Kasi, alam mo, noon nung may trabaho ako, mga kabeshi, sobra-sobra pa nga yung budget na pinapadala ko kasi meron ako. At ngayon, wala ako. Kaya sabi ko, manghingi na lang din sila doon sa kapatid ko na tatay sa bata kasi may trabaho na rin naman. Pero nagbigay siya last month, pero ngayong month na to, hindi ko rin alam. Kasi gamay ramang good sales ya po doon sweldo. Sakto na po sa kanilang kuan. So, niisip ko rin, siya din naman ngayon na mga kabisi ang bumibili ng tambal ni Julian ngayon. Siya na ang bumibili mula noong nagkatrabaho siya. Kaya sobrang thankful din ako kasi yung budget ko noon na hindi pa siya nakatabang, kumbaga medyo nag-minus siya ng konti, pero hindi din naman kasi ako ano, mga kabishi, kahit nagpapadala din siya, nag-ano rin ako kasi marami din akong tinutulungan ng mga kapatid ko, ganun. Ngayon, nag-try ako na makasurvive hanggat makakuha ako ng trabaho. Kasi dati, hindi ako lagi-lagi na nakaka-vlog kasi sobrang busy ako sa trabaho noon. Gusto ko man i-vlog yung trabaho ko noon, pero nanon ko kasi yung sobrang kuan ko kana ang trabaho, tsaka talagang ano ako, focus ako dati. Kasi partner-partner kasi ako dati noon. Kaya hindi ako nakapag-vlog kasi baka bawal. So marami kasi yung ano, hindi ko din alam. Pero nag-vlog din naman ako ng konti, slight lang, mga ilang seconds lang. Pero di talaga yung full ano kasi. Pero wala na, nag-close na yung trabaho ko, wala na. So, nag-vlog ako mostly sa Facebook, mga kabisi, ng time na yun. Kasi nagla-live ako noong nag-flood. Doon sa nabuhuan ko. Kasi nag-flood nga. Nagla-live ako noong naglilinis ako doon sa store. Kasi yun lang. Hindi talaga ako nakakapag-video na yung parang katulad nito na ina-upload na video. Mostly live streaming talaga. Wala lang. Napakita ko lang, naglinis ako. Mga kabisi, yung dami kong kinain, puro bujag. Sarap kasi kapag gulay, mga kabisyo. Marami akong makakain.
Aboy. Saging. Ito po yung saging na nabili ko sa Asian store, mga kabes. Ito na lang naiwan. Ako na. Nasubra pa. Isog na kasi ako. Marami akong kanin. Abil, ito po ay hilaw na saging, mga kabisi. Pakainin ko. Hinog na to eh. Pwede mo itong isain. Kaya lang, mas gusto kong kainin na hilaw. Ay, hindi siya sinain. Yan ang kanin ko. Dami kong kinain na kanin. Tapos, kain ako ng banana. So, ito yung parang himagas ko ba, mga kabesh? Parang himagas. Ayan, matigas. Parang may batok. Matigas siya, parang siyang patikon. Tingnan natin dito sa iba. Parang meron din dito. Oh. Siguro na ano to, mabugbog. Thank you for watching, mga kabeshi. At naway gabayan tayo ng Panginoon sa lahat ng oras, minuto sa pagtibok sa ating puso. Maraming salamat at magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye!